Alright. So, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang tanghali kung nasan man kayo. Welcome and welcome back to our channel, hashtag wokwithLan. So, ngayon, isi-share po natin ay ang OCTA research naman, no? Guys, pagpasensyahan nyo na, ano po natin, no? Nag-share na lang po tayo from GMA News Online, no? So, ang number one po sa presidential poll ay si Sara Duterte, at ang vice presidential naman ay si Presidente Duterte this time around, no? Okay, so kung talagang tutuloy sila, Duterte, baka po magkaroon tayo ng first time in the history of the Philippines na magkaroon ng mag-ama na presidente at saka vice presidente naman ang kanyang ama, no? Anak, ama. No? Tingnan po natin kung mangyayari po ang nangyari sa Davao City. Paki-comment po diyan sa comment section kung agree po kayo. Kung agree po kayo, paki-type diyan, ha? Kung agree kayo. All right? So 'yun. Tingnan po natin, no? Ang survey. Okay? Ang pangalawa po diyan si Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Ang pangatlo po ay si Isko Moreno na sinasabi po natin na mag-stay na po as mayor, no? So 'yan. Tapos kung talagang ano po, hindi po maiiwasan, magkakalaban po si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, solid North, Sara Duterte, solid Mindanao. Tignan po natin kung sino po mananalo, no? Ang pang-apat po dyan ay si Grace po, senador po ngayon. Hindi ko lang po alam kung tatakbo po siya or handa po ba siya na matalo po ulit sa darating na eleksyon. Okay, Pacquiao, mahina po talaga sa survey, lalo po siyang bumababa, except na lang po, no? Kung manalo po siya ngayon sa darating na kanyang laban sa August 21. Robredo Leni, no? Ano naman po, no? May mga nagagawa naman po siya, pero tingin ko po mahina po at saka baka hindi po siya manalo, tignan po natin. Okay? So Alan Peter Cayetano, sabi niya po si either tatakbo siya bilang pangulo or congressman po 'yan, no? Tignan po natin. Okay? Si Christopher Bongo, sabi ko nga po sa aking last na discussion, si Bongo ay depende po 'yan. Kung ano ang galaw ng mga Duterte, no? Alam nyo naman po, Lacson Panfilo, mahina po talaga si Panfilo Ping Lacson, pero tignan po natin kung maalala pa po ng mga tao ang kanyang nagawa bilang PNP chief at saka nung PNP chief siya ni Pangulong Estrada, no? Remember, tumalikod din po siya kay Erap Estrada. Okay, Jejo Barbinay, tatakbo po yan bilang senador, hindi po yan tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Okay, Trillanes, ay malabo po 'yan. Tingin ko po wala po talagang tsansa si dating senador Trillanes. Asawa po 'yan ng isang dean ng university here in the Philippines. Pero magaling naman po 'yan na senador. Baka kung tatakbo po 'yan bilang senador, baka may pag-asa pa po na manalo siya. All right? Rojas, hindi po tatakbo 'yan. Hindi po handa na maging matalo po uli 'yan. Kung tutuloy po yan, pang-apat na talo na yan. Carpio Antonio, magaling po yan na Justice Supreme Court. Pero tingin ko po ay hindi po yan papasok bilang kandidato ng oposisyon. Sa Vice President po natin, nabanggit naman po natin, ang number one po dyan, according to OCTA Research, ay si Pangulong Duterte. Pangalawa, si Dumagoso, sinasabi po natin na mag-stay na lang po siya as mayor. Pero pakitype nga po dyan sa comment section kung handa po ba kayo na tumakbo po si Mayor Isko Moreno. Okay? Alan Peter Cayetano, sabi niya po ayaw niya po ng vice president. Grace po, definitely hindi po yan tatakbo bilang vice president. Ferdinand Bongbong Marcos, tumakbo na po yan bilang pangalawang pangulo last time. Hinihikayat po natin siya na itry na po ang pagtakbo bilang pangulo ng Pilipinas. Okay, si Soto po ay nagdeklara na po 'yan. Okay? Talagang kung ano po 'yan, mawawala po mga pangalan na nabanggit ko nung una, tapos tutuloy po si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ko po sa inyo, close na close fight 'yan between Tito Vice, no? Si Tito Sen, no? Senate President po natin 'yan. Okay, Escudero Cheese, mawawala yung pangalan na yan dahil sabi niya tatakbo siya bilang senador under reforma NPC. Okay, next po natin, Christopher Bongo. Ay tingin ko po ay
ayan, baka hindi po tumakbo bilang pangalawang pangulo yan ng Pilipinas. Lacson, tanggalin na po natin yan. Sabi niya, tatakbo siya bilang pangulo ng Pilipinas. Trillanes, tingin ko hindi po yung tatakbo bilang pangalawang pangulo. Nasubukan na niya po matalo last election. Okay, Gordon Dick, hindi rin po yung tatakbo. Mark Villar, definitely for senator yan. Baka hindi tatakbo yan bilang pangalawang pangulo. Kiko Pangilinan, dati po kinukonsider niya pero ngayon this time around, hindi po yan tatakbo bilang candidate po yan, re-electionist ng senador ng Liberal Party. Joke, no? Yan, baka po tumakbo bilang pangalawang pangulo pero tingin ko po ay tatakbo bilang senador yan. No? Depende po yan, no, sa pag-uusap nila. Kung natalo po siya bilang senador, 12 po yun na hinahanap. Pero this time around, bilang pangalawang pangulo, baka hindi po yan maka-diskarte or manalo. No? Next po natin si Ralph Recto, tatakbo bilang congressman yan, hindi po vice president. Lucy Torres, tatakbo bilang senador. It's either PDP laban or MPC. Hindi pa po natin alam, no? Kung anong partido, pero definitely hindi po yan vice presidential. Alright? Robreno Lenny, definitely hindi yan tatakbo bilang vice president. Tatakbo yan bilang lokal sa Camarines Sur or Naga City or bilang pangulo ng Pilipinas. Okay? Yeah, but not vice president. Okay? Gilbert Gibo Chotoro, sabi niya tatakbo siya bilang vice president sa hanay ni HNP or ni Mayor Sara, pero tingin ko tingnan po natin, medyo mababa po siya sa survey, baka hindi po niya matulungan si Sara Duterte. Martin Romualde, sabi niya po gusto niya maging pangalawang pangulo, pero definitely kung tatakbo yan si Presidente Duterte bilang vice president, I see majority floor leader Martin Romualde sa hindi po yan tatakbo bilang pangalawang pangulo. Okay? Sige. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating pag-uusapan. Pinag-usapan po natin ng OCTA research. Pakitype po dyan sa comment section kung sino po ang inyong bet, sino po ang inyong mga kursunada na kandidato. At kung hindi pa natin nababanggit ang kanilang mga pangalan, pakisabi rin po dyan para naman po natin ma-feature natin dito sa ating track record. At kung kakilala nyo naman po itong mga to, nag-i-interview rin po tayo ng mga politiko, mga political leaders para maging mulat ang bayan para sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Ito po si Alan Burgos from the hashtag WalkWithLan channel. Maraming salamat po sa pagpapanood ng track record.